Good question. Simple answer, short answer, practice. Wala talagang ibang paraan. You have to practice. Dati, wala tayong platform na katulad dito to really, you know, hone yourself. Ngayon, pwede mong i-record yung sarili mo, then, you know, i-replay mo para makita mo kung saan ka nagkakamali, saan ka pwede mag-improve. And when I was, you know, when I decided na, hey, I really need to work on my English skills. Hindi naman sa pagmamayabang, but my written English skills is medyo okay naman, di ba? Hindi naman kagalingan talaga, pero it's decent enough to really impress other people, I think. No? May mga nakarinig na ako ng mga feedback about it. But, I really suck sa pag-English ko when I'm speaking. So, sabi ko, parang hindi pwede ito kasi I want to work in a remote environment na yung employer ko, foreigner, tapos ako, dito ako magkatrabaho sa Pilipinas. So, alam ko na isa sa mga pinaka-critical na skill para to make that happen is kailangan marunong ako magsalita. I can communicate well with the employer and my colleagues. So, pinilit ko ngayon ang sarili ko. Kasi nakakatakot talaga mag-English, di ba? Lang sa Pilipinas. Pagka sinasabi lang quote-unquote, barok ka mag-English, pinagtatawanan ka. Niriridicule ka. Eh, nakakatakot yun. Lalo na for someone who's very introverted and very, has stage fright and has social anxiety mga panahon yun. And I forced myself na, hindi, I need to do this. Kasi kung hindi, hindi ko matututo. Hindi ko may improve yung skill. Or hindi ko ma-develop yung skill. So, I went. Yung pinaka-drastic talaga na ginawa ko. Kasi nahihiya rin ako makipag-usap sa mga kakilala ko. Kaibigan ko, nasabihin ko na, Inglesin mo ako, ganyan. It's very awkward. Hindi ko kaya. So, I tried to find a way. And yung solution na naisip ko is to stream. You know? So, noong mga panahon yun, nag-aaral din ako mag-code. So, while I was learning how to code, I signed up on Twitch. Then, I stream. Yung journey ko, habang nag-aaral ako, nagkakuto akong ganyan, bubuo ko ng mga project ko, I let people watch me. Tapos, syempre, takot-takot ka, paano pag kami nanood ng ganyan, tapos ano. Pero those fears were very unfounded kasi wala naman nanood ng mga unang episodes ko, ay, mga unang streams ko, wala nanonood. So, ano yung kinakatakot ko, di ba? Yung kinakatakot ko, no, baka may sabihin sila, ganyan, i-bash ako and everything. Hindi nangyari kasi walang nanonood, no? Yun yung unang-una, yun hindi ko na-consider. Baka na baka, sa una kong attempt, wala naman talaga nanonood, wala naman may pakialam. Di ba? Lalo na sa internet, wala may pakialam. Pagka nagsisimula ka pa lang. So, I took advantage of that. Maya ako mag-stream. Wala na ngayon nata eh. Ay, actually, oo. Tinanggal ko na. Hindi naman tinanggal. Nasa YouTube channel ko pa rin yung mga streams ko. Nakasave pa rin doon. Pero hinide ko na kasi hindi na siya aligned dun sa brand na binubuo ko. It was called very differently. Add All The Bugs pa yun eh. Hindi siya Kuya Dev eh. Add All The Bugs pa siya. Then, it's more about, you know, my learning journey. So, habang nagkakodo ko talagang, yun lang. Wala. Nakastream lang. No? Ginandahan ko pa ngayon. May background music and everything. Then, eventually, mga nanonood na ng mga foreigner. Tapos, ayun, nakikipag-usap ako in English. I tried to force myself na magsalita, makipag-English sa kanila in English. And they don't mind. Lalo na yung mga foreigners, they don't mind kung baro ka mag-English. Dito lang talaga sa atin. Medyo, inaano ka, nire-ridicule ka, nagtatawanan ka. So, dapat din naman ganun. No? If a person is trying to learn something, syempre sa umpisa, may hirapan yan. Syempre sa umpisa, di pa yan marunong. Tapos tatawanan natin, di ba? So, nakapanghina na loob. Usually, matitigil na yan. Kasi nga, nakahiya na eh. Pero yung mga foreigners, wala silang pakialam. No? They will focus on what you're doing. Ang ginagawa ko nun. Nagkakulta ko. So, I will try to explain. Kahit nung wala nanonood, I will try to explain what I'm doing. No? Na medyo mahirap kasi technical term siya, di ba? Yung, you try to explain something, a very technical concept in a language na hindi mo namang primary language, di ba? English. So, yun ang ginawa ko. Kumbaga parang, ang term nila dyan, parang growth hacking, di ba? Hinahack ko yung growth ko. Short circuit ko. Admittedly, nung mga bata-bata ako, in-enroll ako sa mga English speaking classes, but it didn't really work for me kasi it was conversational eh. Parang sobrang robotic. It was cool eh. It's a class-based. Nung nasa classroom kayo, tapos nagtuturo yung teacher, tapos magkasalita kayo sa harapan, tapos kabang-kabang ganyan. Baka kung ano isipin mga klase mo, hindi ka marunong. So it didn't really help me. Mahal pa naman yung course na yun. Speech power pa. Meron pa ba speech power na yun? Wala na yata. Pero yun, it wasn't really effective for me. For others siguro, sa akin hindi. Lalo na nung mga panahon, wala talagang confidence in myself. Paano pa kaya pagka sa pagsasalita in public, di ba? So, yun yung naging beginnings ko talaga. Yun ang talaga naging effective sa akin. Parang mawala yung inhibition of speaking in English. So, hopefully you could find something that would work for you. You know, you got to hack this, you know. Wala talagang other way. Kailangan talaga mag-practice. Kung may kakilala kang pwede makipagpalitan kayo ng English, di ba? Pwede, pero you would depend ka sa kanya ngayon, di ba?
So, kung kailangan mo siyang gawin by yourself, baka pwedeng gawin yung ginawa ko. Or maybe build a TikTok, 'di ba? Create a TikTok, tapos gawin mo lang mag-English, no? You will force yourself na magsalita in English. Build a YouTube channel or post on Facebook ng mga video. Mga ganun lang, no? Or actually kahit hindi mo i-post, siguro sarili sa private video lang, tapos i-review mo lang, no? So, yun lang.